What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo nagluto na isang nutritious na recipe. Ito yung tinatawag nating chop suey. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang aking step-by-step procedure and recipe kung paano ko niluto ito. Nag-guaranteed ko sa inyo talagang masarap at sulit ang panonood yun ng video. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako muli at akin ng ibabahagi ang pagluluto ko nito. So tara! Mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng ating chop suey. So ito, sinimulan ko to sa pagkikisa. So meron akong mantika dito, yung good enough para may ihalo natin yung ating bawang sibuyas. Sa bawang, gumamit ako dito ng mga 6 to 8 cloves of garlic na ating itong ginisa hanggang sa maging slightly golden brown. Tapos sinunod ko dito yung ating sibuyas, isang large na size na puti. So gigisahin lang natin ito hanggang sa magmukhang translucent or yung parang nalalanta na. Tapos diniplang ko rin siya ng mga siguro 1.5 tablespoon or isang kutsara at kalahati. So gigisahin lang natin ito para yung ating bawang sibuyas ay maglabas ng sarili niyang lasa. So ito yung patising, ito yung ating ginagamit pang paalat dito. Pagkatapos siya natin sinunod dito yung ating protein, which is yung ginamitan natin siya ng chicken wings na hinati sa dalawa, at meron din tayo rito ang atay ng manok or chicken liver. Tapos tinimplang ko rin ito ng ground black pepper. So ground black pepper, 1 to 2 teaspoon lang siya. Tapos itong ating yung chicken liver, kasi ito yung talaga yung nagpapasarap, nagbibigay ng flavor. Ngayon yung ating chicken wings, kaya ako hinaluan yan kasi kakain yung anak ko eh. So usually pag bata hirap kumain ng gulay, kaya nilagyan natin siya ng wings. So ayan, bukod sa, kasi parang ano to eh, all-in-one na recipe, hindi mo na kailangan magluto pa ng isda or additional na luto para i-combo sa chop suey. Kasi to meron ng chicken, meron pang gulay. Pagkatapos yan, nilagyan din natin siya ng red bell pepper. So yung isa pang halo natin sa dulo at yung isa sa ating panggigisa. Hinalo ko sa umpisa tong ating red bell pepper para kasi yung aroma niya ay kumapit dito sa ating manok. Manonotice yung pagkakinain nyo at sinama nyo sa pagkikisa yung bell pepper, eh may kakaibang aroma yung chicken nyo na masarap. So gigisahin lang natin to na siguro sa loob ng mga 3 to 5 minutes pagtakip natin yan para maglabas siya ng sarili niyang oil or mantika or fats. So ayan, hindi ako naglagay ng tubig dyan, talaga yung ating chicken yung naglabas ng sarili niyang katas. So don't worry about the liver kung madurog, kasi ang objective natin sa liver ay para pasarapin yung ating chop suey. Pagkatapos yan, ating itong titimplahan. So nilagyan ko siya ng mga 3 tablespoon na oyster sauce. So ito yung talagang nag-a-add pa ng dinamdam at umami taste. Tapos ito, nilagyan ko din siya ng soy sauce. So be careful dito kasi maalat ang toyo. So nilagyan ko lang siya siguro ng mga isang kutsara, isa't kalahating kutsarang soy sauce. Tapos nilagyan ko siya ng tubig. Kalating baso yung ginamit ko dyan para in that way mas madali nating mahalo yung ating lasa. So ayan, dito kasi, dito natin pino-forecast or pino-forma yung lasa. So dito natin matitikman ano ba bang kakalabasan ng lasa natin. So ito, ating itong pakukuluan para talaga yung ating mga ingredients ay mag-blend maigi sa isa't isa. So ang pagluto ng manok, mabilis lang to. So para sa akin, mga 15 minutes, luto na yan, 15 to 20 minutes, lalo na kung manipis lang siya. So pag na-overcook ko kasi yan, baka madurog. Tapos nilagyan ko siya ng 1 tablespoon of brown sugar. Ang ginagawa kasi niyan, para mag-balance ng taste. Minsan, di ba, para maramdaman, para may kulang. So ito yung ginagawa ni brown sugar, nagbabalance siya ng taste. Now, kung mahilig kayo sa matamis, siguro 2 tablespoon of brown sugar is good enough. Now, kung ayaw nyo naman talaga yan, huwag nyo nang haluan. That's an optional ingredient. Now, para makuha natin talaga yung sarap at dinamnam at umami taste, gumamit ako dito ng isang 1 chicken nor cube. So, pagkatunaw natin yan, ayan, hinalo na rin natin dito yung ating sayote tsaka yung carrots. So, depende yan kung anong gusto nyong gayat. So, hindi man ako magaling maghiwa niyan, kaya ganyan ang paghiwa ko diyan. So kung gusto niyo gawing bulaklak yung mga yan, ayos lang sa inyo, nasa sa inyo yan. Tapos yan, after ano, ihalo naman natin dito yung ating young corn. So ito yung mga hinalo ko dito mga kaibigan, ay karantisado ko sa inyo pagkasarap nito. Ngayon pag-ahalo natin yan, after 1 to 2 minutes, hinalo ko naman dito yung ating broccoli at saka yung ating cauliflower. So ayan, para talagang healthy, nutritious.
So ito, may iba ang gusto nila ng luto nito, malutong pa. May iba naman medyo overcooked. So nasa sa inyo yan kung anong preferred yung texture ng inyong gulay. Pero sa akin, ang mapapayo ko dito, mapakuluan mo yan, mahalo mo maigi lang sa loob ng mga 5 minutes is good enough na yan. Kasi may darating pa tayo sa portion ng init yan. Pagdating ng gabi, iinit natin. Pero wala namang factor kahit ma-overcook mo yan. Tapos gumamit din tayo dito na snow piece. Ang snow piece, make sure lang na yung edge na tanggalin nyo yung dulo. Para siyang sinulid. Tapos yan, almost done na tayo dito. Kaya hinaluan ko na siya ng repolyo. So ito yung mga ingredients ko dito, mga repa. Ay, karindisado ko sa inyo. Talagang pagkasarap nito. Hindi ko talagang, kahit dumamig na to, ay talagang masarap. Hanggang talagang gustong gusto, naubos nga itong mga kaibigan. So itong lutong ito, hindi kamahalan kasi puro gulay lang naman na pinagsama-sama. Siguro isang tali ng broccoli, puro tagi isang tali lang yan. So ito ay talagang all-in-one na recipe. Tapos ito, since almost done na tayo, to get the aroma ng mabango, eh ating hinaluan pa ito ng red bell pepper. Now para lumabot yung ating salsa kanina, eh ating hinaluan ito ng slurry of cornstarch. Now, mapapansin nyo, di ba, sabi ba't parang matubig? So, ako kasi, pag may kumakain sa amin, gusto nila yung may hinahalo pang sabaw sa kanin. Kaya, ayan, ganyan yan mga kaibigan. So, almost done na tayo sa pagluto nito. Mamaya, ating ihahalo na lang dito yung ating quail eggs. Yung quail eggs, ginawa yun ng anak ko. So, standard procedure lang naman sa paglagano at pagbalat, ganun lang naman yun. So, okay mga repa, so tapos na tayo pagluto rito. Naway meron kayong bagong recipe na maluluto for your family. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman magsubscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga recipe. So the following video na makikita nyo, pinakita ko lang yung anak ko na nagbabalat ng itlog ng pugo. Si aking unika iya, si Alexa. Makikita nyo may mga videos din kami yan na nagkukulitan kami lagi. So ayan, ito hinalo na natin yung itlog. Kaya ito na yung aking finishing side or pang-ending natin. So, maraming salamat mga repa sa inyong panonood ng aking videos. Sana'y huwag kayong magsawang manood. At God bless po lagi at ingat. Salamat! Hi Alexa, anong ginagawa mo? Hello pa, nagbabili po ang quartings. Bakit ano bang lulutuin natin today? Chop suey. Okay, so welcome sila sa ating Kuya Nikki and Alexa's channel. Hello po mga repa. Ako po si Alexa at saka welcome po sa Kuya Nikki po at saka enjoy po the video. Bye-bye po. Hello. Sige. Po. Alright, thank you anak. Ayan, siya nagbabalat niyan.